Ano-ano na yung mga nagawa mong project? Sumaban ako ng barangay captain. Eh, dati kasi kung hindi ka favorite nung nakaupo. Ako ay masaya ulit. Isa na namang pagpapalang araw na ito dahil tayo ay pinaunlakan niya upang makausap natin siya at matanong natin kung bakit napili niyang tumakbo bilang konsehal dito sa Pasig. Pero bago yan, magpakilala ka sa ating mga viewers. Sino nga ba si Kin? Si Kin ay isang anak. Anak ni Kapitan Chris Cruz ng Barangay Manggahan at ni Norma del Rosario Antonio, na isinilang sa Bagong Ilo. Anak Pasig talaga ako. Bagong Ilo ka pala. Ginawa, sinilang, nag-aral, lumaki dito sa Barangay Manggahan. Pero sa Bagong Ilo talaga kasi mother ko during... Ilang years kayo tumira doon sa Bagong Ilo? Sa Bagong Ilo, yung mga lolo't lolo ko, hanggang 1998 yata or 1999. Until now, nandun yung mga wala na. Namatay na kasi yung lolo ko. Wala po na sila to. Lola ko. And then, dito naman, since birth naman kami dito sa Barangay Manggahan. Yung na sabi mo nga po about yun sa dad mo, nag-serve din ba siya dito sa Manggahan? Oo. For almost 25 years, siya yung pinakamahabang naglingkod bilang barangay captain ng Barangay Manggahan. Dati nga, ang election pa nila, taasan lang ng kamay eh. Nung time tapos, nila? Tapos, when was that? 86, 85, mga ganun. 80s. Mga 80s yun. Kinukwento yun ni tatay kasi kinukompare niya yung election ngayon pati yung election dati na kami, naging kapitan ako, taasan lang ng kamay. Eh kasi siguro, konti pa lang mga tao ng araw. Pati wala pang batas kasi ng local government. May mga toskon yun ng mga araw yun, wala pa. Di ko nabalitaan, pero wala naman. So it runs in the blood pala ang pagsiserve mo din sa servisyo sa mga tao. Kasi siyempre, yung dad mo naging siya, isa siya sa pinakamatagal na naglingkod dito sa Manggahan. Tapos kayo po, ilang years kayo naglingkod dito sa Manggahan? Sa Manggahan lang ba or sa ibang dito? Sa Manggahan lang. From 2002 to 2007, nag-start ako na SK chairman. Aksidente pa nga lang yun eh. So doon kasi, nagsimula ang paglilingkod mo, public service mo. Alam. Ayaw ng tatay ko na mag-file ako. Sabi, mag-aral ka, hindi ko nasusuportahan dyan. Ayaw niya. Tapos nagulat na lang siya, nag-file ako. Kasi binago yung edad noon. Dati kasing SK from 15 hanggang 24. Tapos biglang naging 15 to 17. Eh dun sa lineup namin, dapat SK kagawad lang ako noon. Biglang nagpalit ng edad. Sabi ko, ako na lang lalaban ng SK chairman. Tapos so, lakas loob ng mga time na yun. Tapos yung tatay ko ayaw niya talaga. Tapos wala, nag-file ako. Gusto ko talaga mag-serve noon. Medyo matigas yung ulo ko. Alam ko kasi na makakatulong ako doon. Tapos nakailang term ka noon, yung mga panahon na yun. SK pa lang yan ha? Isang term ng SK. 2002 to 2007. And then, 2007 hanggang 2013, nag-number one kagawad naman ako ng Barangay Manggahan. Siguro dahil pag maganda yung ginawa mo sa SK, makikita ng mga tao, hahanapin nyo yung servisyo nyo. So, yun yung mga past mga experience sa Barangay Manggahan. And then from 2013, lumaban ako ng barangay captain. Eh, dati kasi kung hindi ka favorite nung nakaupo, hindi ka talaga mananalo. So, pag ka favorite nung nakaupo, hindi ka talaga mananalo. So, parang more or less, mga 600 lang yung lamang nung incumbent sa akin. And then, majority naman ng mga kagawad ko nanalo. Kaya, ayun.
na nahimik muna for a while. Tapos bumalik. Ah. Yes, nag-aral muna ako. Nakakuha ko ng scholarship sa US. Na-deploy ako sa Chicago, pati sa Washington, under the US State Department. Mm-hmm. Na-recruit ako ng US Embassy sa American Council of Young Political Leaders. Kasama si Mayor Vito doon. Kumbaga, ano, hinulma at hinubog ka ng panahon talaga. Yeah. 2005 ako, si Vico naman 2018. Ayun, nag-aral rin ulit ng masteral ko. Ngayon, pag-graduate na rin ako ng master's ko ng public health. Ang galing. O, di ba talagang nasa puso. Nandito kami para sa isa't isa. O, naisihin natin yun talaga. So, yun. Yun po si Konsi King. Ngayon naman, ano ang nag-encourage sa'yo na tumakbo bilang konsihal ng Pasig? Kasi medyo level up na. From SK, to kagawad, to kapitan, ngayon ay pakonsihal. Ano, or hindi pala ano, ano at sino ang nag-encourage sa'yo na tumakbo dun sa higher position? Unang pumausap sa akin si Congressman Roman Romulo. Sabi niya, King, kailangan ni Mayor Vico ng mga katuwang makakatiwalaan niya sa City Council. Consider mo yung pagtakbo. Ang sabi ko sa kanya noon, nahokong pangmayaman lang yan. Hindi ko kaya makipagsabayan. So, kung yung mga tatak, nasa balat ba ang pagtakbo? Tapos sabi ko, nahokong huwag na dahil feeling ko mas dito ako kailangan sa banggahan. Lalaban ako ng kapitan. Yan ang tingin kong kaya ko. Dahil yung laban sa city, pang mayaman lang yan, hindi ko kaya makipagsabayan sa inyo. Tapos pinilit pa rin niya ako na, consider mo. Tapos yun, nag-usap kami ni Mayor, tapos nag-usap rin kami ng tatay ko. Tapos nasabi naman ni tatay, uy, maganda yung problema mo ah. Kasi nung nilapitan ko siya, sabi ko, tay, may problema ako. Ano yun? Naguguluhan ako. Gusto ko maging kapitan ng manggahan. Yung mga grupo kasi dito sa manggahan, meron kaming tinatagnawan manggahan. Yung mga nagsama-samang mga kapitan, mga incumbent kagawad, may grupo kami. Mm-hmm. Tapos gusto nila lumaban akong kapitan. Pero doon nga sa city, may re-recruit naman ako lumaban na city councilor. Kaya sabi ko, tay, may problema ako, hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Sabi niya, maganda yung problema mo. Gusto nung mga tiga-city, lumaban ka. Gusto naman ng tigamanggahan, dito ka sa atin. Kung ano yung tingin mo makakapag-silvi ka. Kasi pag konsehal ka naman, makakapag-silvi ka pa rin dito sa barangay na. Hindi bumalik. Babalik ka dun sa route mo kung nasaan ka talaga conservative po. Ang manggahan kasi for 17 years, 16 or 17 years, walang tigamanggahan na konsehal. Kaya tingin ko, baka by next time. Year, yeah, yes, baka next na. Time. Oo. So, yun pa. Paano ka na pa-oo doon sa encouragement sa'yo ni, ano, ni Kong Roman? Then, namatay si tatay ng December. Usap ulit kami ni Kong, usap kami ni Mayor. Pumutok na doon sa burol ni tatay na ay maraming city councilor. Tapos, binalikan ko si Mayor ng January. Sabi ko, Mayor, sasama na po ako sa inyo na konsehal ng bayan. Tapos yun, pasimple-simple lang muna kung ano yung utos ni Mayor, kung ano yung maitutulong ko. Kasi, ang dami rin kailangan gawin eh, sa Pasig. Ayaw naman ni Mayor ng EPAL. So, tahimik lang tayong tumutulong. So, yun pala ang kwento behind yung pagtakbo. So ngayon naman, Konsi, given a chance na ikaw ay mahalal. So manifesting, di ba? Manifesting yan. No? I-claim yan ngayon, di ba? So given a chance na kayo ay mahalal bilang konsihal ng District 2, tama ba ko? Yes, District 2. District 2. Ano-ano ang mga projects at saka services ang i-offer mo? Or let's say, ano-ano na yung mga nagawa mong projects na ipagpapatuloy mo once na ikaw ay maupo bilang konsihal ng Pasig? Mga nagawa. Itong lugar na to, itong pinupuntahan ninyo, itong PWD, saan tayo ngayon? Yes, itong PWD and Livelihood Center ay nag-start ko noong 2009 sa bisa ng isang ordinansa at ng isang request kay Senator Villar. Nabigyan kami ng 3 million noon para itayo itong livelihood na yun. Pero hindi kasi naging maganda yung
pakikipag-ugnayan ko dun sa dating mayor. Mm. Kaya binawi sa akin to. Natulog to for how many years? Mga 6 years kong hindi nagamit. Tapos nung nakabalik ako ng 2018, binuhay na namin ulit. Ngayon, merong 8 makina. Dito ginagawa yung PWD mananahi. Nandito rin yung PWD ID. Nandito yung PWD vaccination. Yung mga wheelchair, dito rin nire-request. Kanina yung mga prosthetics naman na ipasa na namin. Itong mga food pack na to, yung mga grocery pack na to, ito yung mga binibigay naman namin sa mga COVID families. Kaya naging maganda itong resulta nitong pagbubuhay namin ulit dito sa livelihood center. This is the first PWD center sa buong Pasig. Kaya nakaka-proud na sa manggahan na umpisa to. And then nung God focal person ako, yung God center namin, ang una rin God center sa buong Pasig. Mas nauna kami kaysa dun sa God Wellness Center. Nanalo kami noon ng Galing Pasig Award Overall Champion dahil may mga programa kami na maternal and healthcare para sa mga kababaihan, mga buntis, mga bata. Yun yung mga nagiging concentration natin eh. Kasi nakikita natin yung pangangailangan. Pag PWD ka, subject ka na sa kahirapan. Yun ang thinking ng iba, di ba? At iba-iba yung mga pangangailangan nila. So, kailangan alalayan natin sila. Tingin ko, dun rin papunta yung track ko. I-revisa natin yung Kidaw. I-revisa natin yung tingin ko doon sa SPED, yung environment ng mga batang nag-aaral na for inclusive education. From 7 disabilities, ngayon 9 disabilities na ngayon. Kaya tingin ko mas marami pang kailangan gawin na mga programa dito. At kailangan kasi kahit sinong umupo, yung commitment. Maipagpatuloy. Yes, mapagpatuloy. Yung commitment na yung mga policy nito ay magpapatuloy kahit sinong nakaupo. So, yun yung nakikita kong kailangan natin na pagpupusan. Medyo may bias lang ako sa PWD. Kasi ang sarap tulungan nila at the same time, sila talaga yung pag bumaba ka, sila talaga yung nakikita mong magsusumika. Hindi mo naman sila tinutulungan dahil naaawa ka eh. Parang dun ako pinalaki ng tatay ko na pag merong problema, may i-demolish, merong pinaalis, or katulad yung PWD na to, hindi naman dapat dito yung center nila sa barangay talaga eh, nung pinaalis sila. Dito namin kinukup sila. So, naging maganda naman yung collaboration with PWD organization. Ayan. Tapos, sa mga future projects, ano pa yung i-extend natin? Sa bawat, kasi parang sa buong district ko na yung gagawin natin, di ba? Pagka kayo po ay once na mahalal bilang konsyal, ano-ano pa yung mga future projects na i-offer mo sa inyong distrito? Ang naging trabaho ko sa Ateneo School of Government pati sa Ateneo Development Studies ay kinukuha yung opisina namin at gumagawa kami ng mga research study. Kinukonsulta namin yung, for example, resettlement site, transportation, PWD. Kinukonsulta namin to. Tapos, kinukonnect namin yung mga findings namin sa mga proper agency, mga national agency, local agency, para matugunan. Kasi pag yung mga tao diretsyong nagre-reklamo ng mga complaint nila dun sa gobyerno, minsan minamasama yun ng gobyerno eh. Tingin ko ganun yung magiging role ko sa City Council. Yung trabaho ko sa Unit SEA, pati sa IBAC, at yung School of Government and Development Study, na kinukonsulta muna yung mga tao, humahanap ng pamamaraan kung paano ma-connect yung problemang to at masolusyonan. Ganun yung nakikita kong trabaho. For the first 6 months, ang unang gagawin ng opisina ni Consel King kung mananalo ay una, i-review yung mga existing na mga ordinansa sa Pasig. Akma pa ba ito sa current situation natin? Kailangan na ba siyang i-revisa? Yun yung next, i-revise para maging akma dun sa new normal. For example, yung peso ordinance, hindi na siya akma ngayon dahil 1996 pa siya ginawa. Oo, kailangan pa na ma-revise na kailangan na yun ma-revise. Even yung SPED loan ordinance natin, kailangan na rin ma-revise kasi nag-change yung nag-emerge yung needs. Nag-change yung pangangailangan,
dumadagdag yung mga kakulangan. Kitang-kita na yung pandemya yung mga kakulangan. Tsaka ano eh, sa SPED parang may certain age na lang kami na tinatanggap. Mm-hmm. Parang pagka pumasok na sila from 24 and up, doon na sila, dito na sila papasok sa PWD livelihood. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kasi pagka mga ganung age na, dapat pa ba silang na nasa schooling or mm-hmm. ano? Kaya may mga age bracket na pagdating sa SPED. So yun, review, revise, and replicate. Mm-hmm. Hindi naman masamang gumaya mm-hmm. sa mga best practices. Hindi naman masamang mag-benchmarking ka at pumunta ka sa Valenzuela. Ano may ganda yung ginagawa ninyo dyan? Makati, mm-hmm. ano maganda yung ginagawa mo dyan? Pwede ba yun dito sa Pasig? Mm-hmm. Ano ba yung pangangailangan ng Pasig? At mag-create. Yun yung trabaho ng konsehal eh. Kailangan natin i-educate rin yung mga tao na ang trabaho muna ng konsehal ay gumawa ng mga resolusyon, pulisiya, ordinansa at budget. Ito po kasi yung commitment namin sa inyo. At kahit po mawala po kami at magbago po yung mga nakaupo, mananatiling ito po yung magiging patakaran at commitment po ng city government para po sa mga tao. Kaya mas magandang mga ordinansa, mas magandang pulisiya, mas magandang budget, ay yun po ang makakatulong mo sa atin. Ang daming lumabas na kakulungan ngayong panahon ng pandemya. Meron akong naging encounter rin sa PCGH na nakapag-post tayo ng hindi maganda, pero eventually nag-lead towards naman yun nung nagkaroon ng complaint sa akin. Nag-lead towards naman para maiayos yung sistema. Nang hinihiling ako ng sorry doon during that time kasi nalaman ko na hindi naman kasalanan ng mga empleyado rin yung kakulangan na nangyayari doon sa hospital. So may mga ganong, meron kang matututunan, meron kang mga in the process malalaman mo na ito pala yung kailangan, ito pala yung dapat gawin. Saka minsan kasi eye-opener lang din yung kailangan. Diba dahil hindi sila napapansin, pero pag once na merong isang kumilos, napapansin na yung mga pagkukulang at kakulangan din sa isang gobyerno. So yun, ito naman ay prior na malaman mo na ikaw ay part ng giting ng Pasig. So ano po yung naramdaman mo? Yung unang naramdaman ko, sobrang nakaka-proud. Diba? Mm-hmm. Kasi na ikaw ay mahanay doon sa grupo yun. Ano? Proud ka na Pasigeño ko eh. Yung makita mo lang yung itong logo na to, itong Pasig na to, parang bagong mukha at bagong simbolo ng pag-asa. Bagong mukha siya na nagbibigay sa atin at nag-encourage na gumawa ng mas magaganda pa dito sa bansog natin. Inspiration natin si Mayor Bico at kailangan mas maraming maging Bico sa lungsod ng Pasig. Kaya nung nalaman ko na I'm part of giting ng Pasig, ay talagang sabi ko, ito yung track na kailangan natin gawin dahil si Mayor Bico hindi nakakasawang tulungan. Si Mayor Bico yung klase ng mayor na masarap protektahan, masarap ipaglaban. Dahil nakikita naman natin na kahit may mga palpak sa serbisyo na hindi naman maiiwasan yun, 9 months lang naman siyang naging regular na mayor and the rest ng kanyang administrasyon ay COVID na, pandemic na. Talagang makikita mo generally, yun yung, kaya ako tumindig sa kanya, generally maganda yung naging serbisyo. Yung giting ng Pasig po ay, yun po yung nag-workshop po kami. Lumabas po doon yung mga iba-ibang pangalan doon sa grupo namin. Ang nanalo po nun, Team Bico Soto. Ako po nag-propose po nung giting ng Pasig. Sabi po ni Mayor Bico, hindi na to patungkol sa akin. Hindi na to patungkol sa individual na politiko o individual na tao. Ito ay patungkol na sa mga Pasigeño. Ito ay patungkol na sa Pasig. Kaya dapat baguhin natin yung pangalan natin na may Pasig. So, nag-propose po ako ng pangalan na giting ng Pasig. Kasi meron kong isang historical event dito sa atin na ang tawag ko ay nagsabado sa Pasig. Na sinabi ni Andres Bonifacio na tunay ngang magigiting ang Batang Pasig. So, from the word na giting, na honorable, brave, magandang-maganda na ito yung maging simbolo rin natin dito sa Pasig. Magigiting tayong lahat. Ngayon, so sa'yo pala nanggal, ito pala ang umutak niya.
Yung proposal ko, gating Pasig, tapos pinago ni Mayor na gating ng Pasig. So kasi nga naman, hindi na ito patungkol sa isang politiko yes. lang, kundi sa buong Pasigueño. Makakaasa ba kami ng isang good governance sa kay King Cruz once na siya ay mahalal bilang konsehal ng Pasig? Ang naging prinsipyo ko ho sa paggugobyerno na yun rin ho kasi yung tinuturo namin sa UNITSEA, sa IBAP, at yung New School of Government na kailangan ho yung participative, yung people's participation, malaking bagay ho yung participation ng mga bawat sektor, bawat tao dito sa lungsod ng Pasig. Yung A ho ay accountability, pananagutan. Dapat ho, meron ho tayong pananagutan sa bawat isa, sa pondo natin, sa pagtatrabaho po natin. Yung R ay responsiveness. Ano ba yung mga urgent na pangangailangan natin? Tumutugon ba tayo doon sa pangangailangan na to? Pag may sunog, ang nagiging principle namin, kailangan nauuna kami magbigay ng ayuda dahil kailangan ng tao ng pagkain. Maliit lang to o malaki, kailangan maiparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Yung T naman ay transparency. Ayan, meron kami dito ang transparency board. Nandiyan lahat yung mga nagdo-donate sa amin. Nakikita ng mga tao, hindi lang yung mga nagdo-donate, pati yung mga nagbo-volunteer at kumikilos dito sa libraries at PW Center na inuugali namin yung transparency. Yung I ay inclusiveness. Kailangan bawat sektor, lalo na yung mga with special needs like PWD, solo parent, mga kabataan, mga kababaihan, mga buntis, yan yung mga medyo may sentro tayo ng focus. Yun yung prinsipyo na yun ay kailangan mo nating gawin palagi at makakaasa po kayo doon sa akin. Wala ko akong malaking pondo, wala ko akong malaking makinarya. Ang tanging puhunan ko lang ho dito sa laban na to ay yung mga magagandang nagawa ko sa Barangay Manggahan na kahit po wala akong pondo ay nagna-number one ho ako dito sa Barangay Manggahan. At sana po yung pagkakatiwala kong binibigay ho nila sa akin ay ibigay ko rin ninyo dahil hindi ko naman ho sisirain ang pangalan ko na ginawa po namin dito sa Barangay Manggahan. Ako si King Cruz at makakaasa kayo ng good governance sa akin. Ako ay kakampini dito, ipaglalaban ng tao. Tulungan niyo po ako matulungan kayo. Maraming salamat po.